So hello guys, welcome to my channel. So today is magluluto tayo ng tinukuan. So itong ating mga gagawin. So asalain natin yung duko and lagyan natin siya ng vinegar so para hindi siya mamuo pag niluto natin ang ating duko. And set aside natin siya. Then second step natin is pakukulan natin yung ating limang loob. Yung tila, intestines, so ayan. Silalagyan natin siya sa water. And then, lalagyan natin siya ng mga seasoning. So, para pag kumulo siya is meron din siyang kumapit ng konting lasa. Yan. And para hindi siya malansa at mawala yung kanang limang loob. So, yan guys. And then, let it boil. Pero guys, make it sure na nalinis nyo na rin po ang mga laman loob. So, yan. So, yan guys. Bali, pinakuluan ko siya ng 45 minutes or 1 hour or depende po sa inyo. Ginagawa natin to is para mawala yung kanyang lansa. So, para malinis din ang ating mga laman loob. Then, after boil, cut natin siya ng slice. So actually is maliliit lang yung pagka-slice ko sa kanya. So kasi medyo makakan siya kagad din yung chewy. So yan. So lahat ng meat niya is slice. Depende po sa inyo kung ano pong hiwang gusto niyo po. So, yun. Pwede rin naman pong cube size. So, depende po sa inyo kung ano pong inyo pong nais na gustong hiwa. So, yan guys. Itong pork intestine natin, kailangan lilinisin natin siya mabuti dahil pag hindi natin ito nalinis na maayos is mapait siya. So, kailangan talagang clearly natin siyang hindi linisin. So, ayan guys. So, ito na. Umpisa na natin ang ating pag-igisa ng ating dinuguan. So, andito na ang ating meat. So, ayan guys. Bali na slice na natin siya ng hiwa, minced garlic, and onion.
So yun guys, bali, pinakloan natin yung ating lamang. So yan, may kinabawasan yung kanyang water. So hindi natin siya kailangan i-dry dahil kailangan natin din siya na medyo may sabaw dahil para pag niluto natin yung ating dugo is hindi siya yung magda-dry. So yan, and dahan-dahan natin ilalagay ang ating pork plant. So guys, bali, tuloy-tuloy lang po natin ang halo niya. Ayan, huwag natin siyang titigilan hanggang sa kumulo na siya. So, pag kumulo na ang ating tugo, yun, pwede na natin siyang titigil sa ating paghahalo. Pero hanggang hindi pa po siya kumukulo is tuloy-tuloy lang po tayo ng halo. So, para guys, para hindi mamuo ang tugo at magiging pili yung kanyang kalalabasan. At magiging maganda ang texture ng ating dinukuan. So, yun guys. So yun guys, kung makikita nyo is kumukulo na siya. So ngayon, balik na natin tanglad. Then, hayaan natin siyang kumulo. So sa akin guys, bali niluto ko siya ng 45 minutes. Dahil yung black niya, hindi siya ganun din kadali na maluluto talaga siya. So, kailangan talaga natin sa dinuguan is pakuluan natin siyang mabuti. Yung talagang maluluto yung dugo niya. Kasi meron yung pag minadali natin yung pagluto ng dugo is magwa-water siya. So yun. And pakuluan lang natin siya hanggang sa, depende po sa inyo kung hanggang saan yung gusto nyong water niya. So yun guys. Thank you so much for watching. So sana magustuhan nyo po. Guys, kung makikita niyo yung dugo natin is nagmantika siya yung sabaw niya at medyo pinag-dry ko siya ng yung medyo pinawasan ko yung kanyang sauce and naging creamy yung pagka sabaw niya. So guys, so sana magustuhan niyo po at basta importante po is yung dugo niya is maluluto rin pong mabuti. So, para maiwasan na. So, yun guys. Sana nagustuhan nyo at sana may nakuha kayong idea. And just follow lang po. Thank you so much!